Magandang hapon mga ka-farmer. Kamustahin natin yung mga kauling natin. Oh, ito yung mga kauling, oh. Ha? 31. Oh, 31 daw pong sako mga ka-farmer. 31. Pwede na. Maraming hindi naluto, Kong, no? Kuya, ha? Ako. Ha? Isa ako, kuya. Mga isa lang. Mga isa lang. Ha, ito, no? Ayan, no? Hindi naluto. Tamang-tama hanggang ano? October. Ha? Isang buwan? Kasi kung mag 60 tayo isang buwan. Ha? 60, divide by sabihin mo na lang dalawa na lang kung mahina yung huling. Okay, dalawang sako. Dalawang lechon, 30, isang buwan nga. Pang isang buwan, naigit, mga ganun. Busy si kuya sa paggawa ng ano mga ka-farmer, oh. Kanyang brother. Dibale. Turuan mo kaya magputol ng Madre de Agua itong mga ito. Ha? Ah, turuan mo. Para may sideline sila. Kahit isang araw lang. Wala na tayong cuttings. Hindi mo naman kaya na. Kaya nyo ba maputol, Kong? Oo, Madre de Agua? Oo. Para may sideline kayo. Kahit na magtanim, marunong kami. Kahit pahito-hito lang ang ano, pwede na. Hito-hito ang... Lunch? O ulam? Tanghalian. Bibi na stabilize ang daan, bigyan kang dalawa. Oo, manok, ano? Oo, nga, no? Ay, di, wala na, harvest na. Eh, wala parang wala pang ano eh. Harvest ba ngayon? Pakabukas daw. Ah. So ayan po mga ating mga kauling. Wala ni Dinton, umuuna nang manood. Andito po tayo ngayon sa aming mga beds po ng anuhan ng Madre de Agua, patubuan. Ngayon, ang kailangan po namin gawin ay kagaya po nito, ito puro ipa pero sa ilalim yata nito lupa. So ayan, kailangan lang pong haluin. Tapos ito naman, puro lupa. So ito po kailangan lagyan ng ipa mga ka-farmer. Gawa ng ito, wala na to. Kailangan na tanggalin po ito. Wala na. Ito lalagyan po ng ipa kasi pagka pinatubo po yung mga cuttings dito ay mahirap po bunutin gawa ng lupa siya. So mas maganda po yung half-half na ipa ng palay. Yan. Ipa po ng palay yan lalagay natin, haluan natin. Meron pa naman po doon. Para po mabilis pong bunutin pagka ano, pagka pukunin. Tapos makakagalaw po yung ugat ng maganda. Pag binunot hindi po mapuputol yung mga ugat. Yan. So ito po haluin natin. Ito kailangan talaga, ito kailangan din. Ayun. Ayun po lupa din. So ubos po talaga mga farmer. Mga ka-farmer po natin na gusto pong mag pick up. Sa ngayon wala pa. So ang susunod po ng mga gagawin namin yung dahil busy po sa lechon. Plano ko si sinakongkong po yung mga yun, mga kauling natin. Bigyan natin ng trabaho. Kahit one day o two days, makapagputol po ng Madre de Agua. Mapuno lang to. So ito, ang isang bed po naglalaman ng mga siguro nasa mga 600. So, marami-rami na rin po yan. Ito yung malalaki, hindi kailangan lang pong ilipat. Ito kailangan din isin din, tanggalin din po yung mga cuttings. Tapos ayun din, wala na yan eh.
ayan po. Talaga pag may ipa. Mabilis bunutin tsaka maganda yung galon ng ugat. Makano rin mo ano, kagalagala yung ugat. Makakapunitan sa ano yung ano. May isa pa dito, hindi pa pinahal. Ha? May isa pa dito, hindi pa pinahal. So, dalawa ko ninyo. Ano yan, ipa? Hindi. Dito? Ha? Kaya magandali nga na. Binayaran na kanina yung kuya lahat. Aning? Ito sila. Hindi, palitan niya. Hindi nito. Re-repairin niya lang ito. Ha? Maano na yung ano ba? Sako! Magpupunit na! Hindi lang yan. Ha? Hindi naman nai-stress yung sako eh. Hindi, kapag binabasa ko yan, maano na. Lumalabas na yung mga lupa ba? Kaya ano kasi natin panahon. Pagkakataon. Hindi tayo limited ng ano natin, pagkakataon natin. Ako pag may free time, anong gagawin ko? Buwan ng baboy. Wala. Ito, ang Madre de Agua sa ngayon, puro pick-up lang. Dito tayo makakapagpa-ship. Puro pick-up. At least meron pag may pumunta, meron tayo may bibigay. Ito, yun, yun, wala na rin yan lahat. Tanggalin mo yun. Galing kayo. Oh, kama na siguro. Kama natin. Dito ito, bagla. Yan po mga ka-farmer, siningit na namin to kasi sabi ko nga ilang panahon yung panahon po kasi talaga ang ano namin ngayon, napakahirap isingit po ng mga activity dito. Yan, ready na po sila, so cuttings na lang ang hihintayin, at least naisingit po natin ngayong araw. Sana mapuno uli siya. Laking tulong din mga ka-farmer. Sabi ko nga, mahirap talaga umasa sa pakabiglang humina ang lechon. At least meron po tayong may bibigay na another ano po, bibigay po sa atin ng extra income. Tapos sa puntaan po natin si Chuchay. Iiyak siya kanina. Pakainin natin ang
gusto niyo rin po pala yung talbos ng kamote dito sa kulungan ni Kuya, marami pong kamote na sobra-sobra naman ang supply namin. So yan, ito dito oh, yung mga Madre de Agua, mga ka-farmer. Tuturuan ko sina kong kung magputol. Ayan oh, dami na. Ayan, cuttings na yan. Dun sa gitna, hindi pa nagagalaw yun ni Lindon eh. Mas marami. Pati sa baba, meron din eh. Chay! Gusto mong talbos? Ha? Main ka ng pids? Naubos mo ah. Ha? Naubos yung talbos mo? Oh, lambing-lambing naman ang patsutay na ito. Ipo tayo ng gulay mo na. Ha? Yung sugat niya mga ka-farmer, nisprayhan ko na ng antiseptic, di dilaan naman. Sabi ko wag niyang dilaan. Naintindi. Pero mataba na siya oh. Gusto mo pa ng napier? Okay na yan. Yummy, yummy. Yan. Tapos ng itlog na yung mga manok ni Kuya, mga ka-farmer. Eto, may ng itlog na isa. So magandang senyales. Nakita na daw po niya nagme-mate. So baka 1 week lang palipasin, i-incubate niya na po. Ibig sabihin, fertilized na yung mga itlog. Natin dito. Oop, kinuha niya na. Nandito kanina yung egg. Inuwi na siguro. Ito na yung brooder. Talaga ni Kuya, sandali lang. Nagawa agad. Bakit bagyo? Ha? Bakit bagyo? Hindi bagyo yan, ulan lang yan. Kikikik! Wala pa na mamatay dito? Bibi? Ha? Isa lang dito. Isa? Hanggang sa ulan ng mamatay. Isa na lang. Isa pa lang daw namamatay mga ka-farmer. Ano kong? Kaya nyo ba? Tapos ay trabaho nyo? Boss ko na bibigay yung dagdag kahit konti, madagdagan ko man lang kayo, no? Mga farmer, pakainin natin ng Madre de Agua yung ating mga decalb. Ayan. Sa mga ano po, baguhan po dito sa channel na to at hindi pa po alam kung ano po yung Madre de Agua. Ang Madre de Agua po mga ka-farmer ay isang halaman na mataas ang protina na alternative feed para sa ating mga alagang hayop. Kasama na po dyan ang actually halos lahat po ng ruminants, ano? Mag-umpisa sa baboy, rabbit, manok, at kambing. So lahat po ng kumakain ng dahon ay pwede natin pakainin yan. Lalong-lalo na po sa manok. Bago tayo makapag-produce ng healthy egg at masarap po na itlog mga ka-farmer, siyempre, may tatlong ano po, tinatawag na
dapat makain ng ating mga manok na dyan po ang insekto, grains na pwedeng makuha sa yan, sa mga mais, soya or mga grains po, no? Ngayon, kailangan din po nila ng greens, yun yung mga damo. At kagaya po ng Madre de Agua, ng mga dahon na yan, ay malaking tulong po sa kanila. Lalong-lalo na po ang Madre de Agua ay high in protein. Ang crude protein niya po is 18 to 20% kung hindi po ako nagkakamali. So, malaking bagay po na alternatibong pakain. Sa baboy po, nakakatipid po tayo ng 20%, almost 20% po ng feeds. Kung magpapakain po tayo ng Madre de Agua, with ano po, with feeds pa rin syempre, mga 20% po ang mababawas, malaking bagay na rin. At the same time po, yung meat quality ng karne ay talaga naman masasabi niyo pong masarap, ibang iba po sa puro feeds lang ang kinain. So ayan, ito pong mga manok natin, malapit na po mangitlog, sa mga 2 months na lang siguro, kaya lang may mga sipon-sipon yung iba. So palakasin natin ang resistensya. Hindi isa pong 45 days na yan, naiwan. Pati po ducks pala, kumakain din yan. Kita nyo po ang takaw nila. Oh. So, kung nakakulong po ang inyong kagaya nito, nakasemi free range lang. Although sa lupa, nakakakain naman sila ng mga insekto dyan. Tuloy-tuloy po ang kahig nila. Ay, sigurado, ang mga dahon-dahon, mga damo, hindi natutubo dahil maubos nila. Kailangan nyo pong supplyan nito ng Madre de Agua. Yan. Pag ganito karami, mapipirwisyo po tayo pag hindi natin tinulungan. Ano? Yung kay kuya po, yung egg niya, ang sarap din naman. Kahit po nakaganong semi-free range. Yung ngayon po, puro ano, brown egg ang kinakain namin. Gawa nang yun doon sa kabila. Ay, yan, bibisitahin po natin pala. Ay, hindi niya pa ini-incubate. Yan, bago po tayo abutin ang dilim. Malakas na yung kulog. Dito tayo sa kabilang side. Bira ako mapunta dito, mga ka-farmer. Yan. Hindi na ata nakikita. Dito po yung nangingitlog na akin. Nulong pala niya ni kuya. Hindi na siya nakakawala. So, ayan po. Dito yung mga... Wala, hindi nakita. Dito tayo sa kabilang side. Yung malawak na ano ng poultry. Sarap mag-alaga ng baka. Kaya kambing. Yung tubig pala ng fish pond, mga ka-farmer, nag-green na. Oh, ayan. Kulay green na po yung tubig niya. Makabukas magpapatubig ako para madagdagan na po yung tubig. Ayan na, kailangan ko na pong umuwi at grabe na naman po ang bubuhos na ulan. Tapos si Lindon, ayan, oh. Nagpapahinga yan. Pero bukas po, mga ka-farmer, apat, ilan ang kakatain mo? Apat. Maaga yan mag-umpisa, mga ka-farmer. Oo na, mga ka-farmer. Ayan, relax na yan, oh. Nagkakapi pa. Wala na. Wala na, sa kuya. Tulog ka na. Kasi, pahinga ako mga. Huwag ka na mag-red horse. Hindi. Ngayon, kung walang lechon bukas. Yan, oh. Kumagana. Kasi baka mag-red horse ka, hindi ka ma... Si lady magkatay, patay tayo. Tapos hintayin mo pala ako kasi may lechon negra, isa. Ha? No, lechon negra yung isa. Para nandiyan naman yung pangkulay natin, so... Wala, meron ayan. Pa ba yun? Meron pa, meron naman akong binili ulit. Meron pang extra. Tapos pasalamat tayo kay Marlon, ano pala, ka farmer Marlon de la Cruz. Yung nagbigay sa'yo ng 1,000 net tip. Marlon de la Cruz, maraming salamat po sa ano, binigay niyong ano... Pang ano, ng pangula ng pagod. Yeah. Salamat po. Oh, marami palagi tulong po. Maraming salamat po, ka-farmer. Parang kang lasing ah. Yeah, yan, mga ka-farmer. Saya si Lindon kasi, syempre, sabi ko nga, salamat tayo sa unang-una. Syempre, pasalamat po kami sa Panginoong Diyos. Syempre, dahil unang-una po yun. Binigyan po kami ng ganitong blessing. Pangalawa, syempre, sa inyo po mga ka-farmer na walang sawang sumusubaybay at na-appreciate po yung aming ginagawa
Pangatlo, syempre si YouTube. Kung hindi po dahil din sa YouTube, hindi po kami makikilala, lalong-lalo na po sa Lechon, ano. So, sa Lechon pa lang po, malaking tulong na po sa amin. Tapos syempre, sa YouTube din, yung mga nanonood. Si Lindon din po, nagpapasalamat, dahil kung wala din po ang YouTube at wala kayo, ay syempre, hindi po, wala po kami sa sitwasyong ganito, no. At ayun, sa mga tumulong po sa akin sa pagpapatapos po ng bahay ni Lindon, maraming pong salamat. Dahil syempre, kung wala pong mga tulong, baka hindi po ganun kaganda ang mapapagawa natin. Yun, may bisita po tayo. Wala kang bigbet? Ayan po mga ka-farmer, maraming pong salamat sa inyo. Hanggang dito na lamang po. At bukas, kita-kita po tayo. May delivery po tayo. Tapos, maga, dito na tayo mag-aalmusal. Bibili ako ng ano, alam, maglilechon sauce pa kasi ako ngayon eh. Ngayon? Oo, gabi na naman yan. Tapos, isan, gusto ko din sana magsangag tayo. Kaya lang, ano kung magsasangag, daming langaw. Daming patapusin muna natin yung lintik na langaw na yun. Kahit nga magkape ka, pero pa, medyo pawala na na. Anong pawala, daming. Marami pa ba? Ay, pero dito, parang ano lang, okay. Ayan mga ka-farmer, isan, sana maging responsable naman sila kasi ay, panghihingi ako ng panlason, sabi yun, hindi pa nabigay panghihina. Ayun nga, yung problema, ayun nga. Tayo na peperwisyo, naghahanap po sila, tayo na may peperwisyo. Tayo magagawa. Tingin ang tingin yung bisita natin. Oo, makapangyarihan sila. Oh, siyempre, no, nakakahiya din po sa mga bisita. Mga bibisita po dito pagka ganitong panahon. Medyo hirap po talaga kami dahil sa langaw nga. Kaya gustong-gusto ko na rin pong mapagawa yung tambayan dyan na naka-screen. Para po maka-fairan kung man lang kayo makakain. Wala pong langaw na istorbo sa inyo. So, ayan mga ka-farmer. At ako po ay uuwi na. Hanggang dito na lamang po at magandang buhay sa inyong lahat.